Scarborough. Hindi. Hindi, hindi. Walang tao doon eh. Wala ka rin mabibila ng sardinas doon. Or na ibang pagkain. So, halimbawa lang, may lugar sa mundo na walang sardinas. Hindi nakakarating ang sardinas, hindi nakakarating ang chippy, hindi nakarating ang uishi. Ito si Tito Mars, malaki ang chance na J-Prox din talaga to. Hindi siya yung tipong mandidiri lang sa sardinas. Na. Yun, good day guys. Ito po muna si Daddy Bean. Ay, namaligay ang pagbalik sa Daddy Bean Channel. And, sino sa inyo dito yung kumakain ng sardinas? Halos lahat tayo, no? Halos lahat tayo kumakain ng sardinas. Ito yung vlogger, no? Na diring-diri na kumain ng sardinas. And, pinakikita dito na may isang bata na sarap na sarap naman sa sardinas. Ang sardinas naman kasi, hindi mo naman masasabi talaga na pagkain niya ng mahirap. May mga sikat na sardinas akong nakita yung mga... Not sure kung mayroong masarap na klase ng sardinas ako. Pero siguro mahal din yun dito sa Pilipinas. Medyo maayos-ayos na pamumuhay ang nakaka-afford nun. Pero syempre, dito sa atin, ang mga sikat na brand ng sardinas, yung Youngstown. Kasi bakit? Mura, 555. Ligo, medyo mahal na rin yung Ligo eh. Ligo Mega. Oh, mahal na rin nga. Pero syempre, mas ano pa rin siya, mas practical pa rin siya kumpara dun sa ibang ulam, no? Like halimbawa, lechon, anong tawag dito? Yung mga pork belly, mga ganun. Napakadaming sardinas mo na mabibili. Siguro, yung pork belly, makakabili ka na ng ano, mga walong sardinas, no? Iba pa yung premium na pork belly. Iba pa ang presyo. Ngayon, yung walong sardinas na yun, maulam mo na yun for, sabihin na natin, for one week kung matipid ka. Halimbawa, ang gagawin mo sa sardinas, lalagyan mo ng, hahatiin mo yon, magbubukas ka na isang sardinas. Yung kalahati nun, lalagyan mo ng kangkong. Sa gabi naman, lalagyan mo, sa tanghalian yun ha, sa gabi naman, lalagyan mo naman siya ng kamote. Tapos, yung kasunod na sardinas next day, ang gagawin mo naman, lalagyan mo naman siya ng papaya. Kung marami kang gulay, eh, ang problema, mahal ang gulay kung bibili ka ng gulay. No, dito kasi sa amin parang magkano isang tungkos ma? 20. Ha? Mahal na rin ang ano eh. Para kang ring bumili na isa pang Youngstown pag gusto mong ano. Pero dito sa amin nakakabili ng mga 15 pesos, mga gayet-gayet na halimbawa. Gusto mong ihalo yung sardina sa kamansi. O, dito dun sa Quezon or Langka. Langka na hilaw. May mga atas-atas na dito yung ini-slice na nila. Then, ano ba, gusto mo, dalawang guhit, may mga ganun. O kaya, 1/4. Yung 1/4 nila, medyo mahal na rin eh. So, mga 35 yata pagkalahati. Pero pwede kang bumili ng pakonti-konti kung gusto mo lang mailahok sa sardinas mo. So, maraming paraan dun sa sardinas para mas maiba yung lasa. Diba na pag nahaluan kasi yan ng ibang gulay, nag-iiba yung lasa niya. Paborito ko dyan ay yung kangkong o kaya kamote, napakasarap dyan. O, tumatamis ng bahagya yung sardinas kapag hinahaluan mo ng kangkong. Yung kamote naman, bahagyang nagiging lasang kamote. Si Tito Mars, diring-diri daw, no? Sa sardinas, halos di niyan makain. Napanood ko to eh. Yung isusubo na niya tapos didikit lang sa labi niya, mandidiri na siya. Yung parang kinikilabutan siya. Parang nakailang take yung video niya. Pero ang totoo niyan guys, alam naman natin na napalabas lang niya lahat yan. So isang tanong dito, ito bang si Tito Mars? Halimbawa lang no, na medyo magpapaloko tayo. Halimbawa ito si Tito Mars ay hindi lumaki dito sa Pilipinas. O sa Italy siya lumaki. May sardinas din sa Italy eh. So, ibahin natin lugar. Halimbawa, yung mga lugar na walang sardinas. Ano ba? Scarborough Shoal. Hindi. Hindi, hindi. Walang tao dun eh. Wala ka rin mabibili ng sardinas dun. Or na ibang pagkain. So, halimbawa lang, may lugar sa mundo na walang sardinas. Hindi nakakarating ang sardinas, hindi nakakarating ang chippy,
Hindi nakakarating. Hindi nakakarating yung Uishi. Ang nakakarating lang doon ay yung fried chicken. O kaya lechon manok. Di ba? Yun lang yung mga nakasanayan niya, yung mga steak. Yan. Pwede, maunawaan natin eh. Kasi may mga foreigner, no? Yung balot, hirap na hirap silang kainin. Kasi nga, hindi nila nakasanayan yun. Kapareho din natin. Halimbawa lang, no? Halimbawa ako, hindi ako sanay kumain ng ahas or ng aso. First time mong kakain ng aso. May mga dahilan. Di ba? Alam natin yung mga dahilan. Halimbawa, kakain ka ng mga piniritong sa ibang bansa, may mga exotic foods na hindi natin kinakain dito sa Pilipinas. Eh. Gaya ng yung mga insekto. Di ba? Halimbawa, pumunta ka sa Vietnam, may mga delicacies doon na hindi kinakain dito. Sa China, marami rin. Butiki. Kumain na ba kayo ng butiki? Di ba? Yun ang isa. Daga. Yan, isa pa. Daga. Kinakain din nila doon. Although dito sa Pilipinas, bihira kumakain ng daga eh. Yung sa mga Ilocano nga eh. Yung bagoong, kinakain nila ng hilaw. Samantalang sa Quezon, hindi namin kayang kainin ng hilaw yun. Karaniwan, pinipigaan ni ng mga, yung mga Ilocano kasi, pipigaan lang nila ng kalamansiyan, hahaluin nila, tapos pwedeng-pwede ng ulamin. Sa akin kasi hindi ko matake yung amoy ng bagoong na hindi niluto. So, parang nakaka-relate din naman ako dito sa kay Tito Mars, dun sa bagay na yun. Dun sa pagkakataon na yun. Pero sa Quezon kasi, ang ginagawa pa nila dun, no, nakikita ko kasi may mga ulam kami na ganun. Merong lemongrass, kailangan mo ng lemongrass, kailangan mo ng gata, yan, coconut milk. Then meron ka pang, although yung coconut milk maglalangis na yan, may konting langis ka para pag gusto mo siyang igisa. Onions, garlic, yun yung karaniwang ingredients, hindi mo na kailangan asinan, kasi matik maalat siya. Okay, so yun, mahalaga yung lemongrass kasi mabango siya. Yun yung isa sa mga the best na ingredient doon. And pag naluto mo na siya, magiging ano siya, parang basta masarap din siya. Pwede mo ilagay sa ibang mga ulam, no? Pero doon sa Ilocandia, basta yung bagoong na galing sa bote o kaya galing mismo sa ano ng palengke, doon sa lalagyan, naka-plastic lang, ilalagay mo lang yan sa isang saucer, pipigyan mo ng kalamansi, and okay na yun sa kanila. So, iba-iba ang tao, diba? Pero sa amin, hindi yun basta-basta ginagawa. So, kapag na-encounter mo yung mga pagkain na hindi mo nakasanayan, malaki ang posibilidad na magdadalawang isip ka talaga. So, dito, ipinapakita lang ni Tito Mars yung isang kaisipan ng isang tao na hindi pa nakakakain ng pagkain na yun. So, yung amoy, yung pinapakita niya dito na parang nandidihig siya sa amoy na hindi niya kaya. Sasabihin naman ng mga patulong netizens na lagi kong kinakain yan, arte-arte mo. Yung iba nga, sobrang bastos pa ng mga sinasabi. Kumakain ka nga ng ganito. Kumakain ka nga ng, alam niyo na, yung mga, yun. Pero ang totoo guys, ito, si Tito Mars, nang aljajaming lang to, hindi siya seryoso dyan. No, doon siya, ano, kumikita siya sa mga reaction ninyo. Which is funny naman talaga yung ginagawa niya. Eh, sa totoo lang, tuwan-tuwa ako nung napanood ko to. Bakit? Kasi, na-express niya, no? Na-express niyang sobrang convincing. Sobrang convincing naman kasi nung acting niya na diring-diri talaga siya dun sa sardinas. Pero, kung di ako nagkakamali, ito si Tito Mars, taga Quezon City ito. Nakikita ko yung mga post niya, nasa isang lugar siya sa Quezon City. Ito si Tito Mars, malaki ang chance na J-Prox din talaga to. Hindi siya yung tipong mandidiri lang sa sardinas, no? And yun lang, siguro nakakaliw lang talaga yung content niya. Kaya yun, marami rin pumapatol. Marami rin yung naiintriga sa mga post niya. And ako kasi, as a viewer, hindi ako naiinis sa kanya. Natatawa ako sa mga reactions ng mga tao. Kasi yun yung nakakaliw dito. Yung reactions ng mga tao,
na nababad trip dito kay Tito Mars. Yun yung entertaining dito. No? Yun yung pinakang sabaw nito. Yun yung pinakang masarap na ingredient nitong kanyang ginagawa. Kasi kung walang magre-react, hindi tayo matutuwa. Kasi hindi na, ang pinakang show kasi dito yung mga nagko-comment, hindi siya. Yung mga reactions ninyo, yun ang pinakang show dito. At the same time, kumikita siya sa inyo. Malaking bagay sa kanya na nabibisit kayo. Di ba? Yun ang karaniwang niche ng vlogger na to. Yung mambuisit ng tao, no? Pero maganda rin yung ginagawa niya kasi pag minsan nagre-request yung mga ano, yung mga natutuwa lang sa kanya. Try mo kumain ng ganito, try mo kumain ng ganito. Paanang manok or something. Mandidiri ka. Naalala ko tuloy yung isang nabash na Thailander ba yun? Na kumakain ng paanang manok. Na diring-diri. Di ba? Ako kasi, hindi rin ako kumakain ng paanang manok eh. Siguro sa buong buhay ko mga 2 beses lang. Pero okay naman yung paanang manok sa akin pero hindi ko talaga siya gusto. No, hindi ko gusto yung texture. Yung sila mami gustong gusto nila pero ako hindi. So iba-iba yung mga tao, di ba? Hindi talaga masasabing dahil gusto mo to, gusto rin niya yun. Di ba? Hindi ganun. So yun sa mga patola dito kay Tito Mars, tuloy nyo lang yan. At talagang tatabo si Tito Mars sa inyo, yung mga Pilipino na patola, no? Pero sa akin, papanorin ko pa rin siya. Dahil natutuwa ako dun sa show niya. No, ito yung mga show na napakasarap panoorin kasi may mga pagkakataon na tatawa ka lang ng tatawa dun sa ginagawa niya. No? Oof.